Good morning po, I'm John Salvador, one of the 144 leaders dito po sa ating church. And welcome po sa lahat. And ngayon, isishare ko po ang testimony ko. And ang unang tanong po is kung bakit ako nagpapatuloy. So bago ko po sagutin yung tanong na yun, gusto ko lang din po sabihin na bilang isang kabataan po, dumating po ako sa point ng buhay ko din na naghahanap po ako ng atensyon ng pagmamahal sa kaibigan ko, sa classmates ko, ganyan po. Though, nabigyan naman po nila ako ng pagmamahal, ng atensyon, but hindi po yun nakakapag-satisfy sa puso ko. So, ayun po. To answer that question, bakit ako nagpapatuloy? Kasi din dito po yung pagmamahal na hinahanap ko sa mundo matagal na. Nandito yung pagmamahal na sobrang puro, walang requirements, walang judgments, walang dapat ganito ka, dapat ganyan ka, walang ganun. Kung gusto mo ng pagmamahal, nasa Lord yun. Yung totoong pagmamahal, yung unconditional love, nasa Lord yun. Kaya po ako nagpapatuloy kasi nandito yung pagmamahal, nandito yung happiness, and nandito yung contentment na hinahanap ng puso ko. So, ayun po. And ang second po na question is, kamusta ako sa process? Hindi po madali. And yung sa process po, maraming pain, maraming iyak, ganyan. And pain is part of the process. Gusto ko lang din po sabihin, pain is part of the process. Yung pain na yon, yun yung nagpapatatag sa atin sa bawat problema pa or sa bawat step na tatahakin pa natin. So, ayun po, sobrang hindi madali, pero magiging matatag ka dun sa pain na nararamdaman mo at yun yung magpapalakas sa'yo para mas kakayanin mo na yung another step na gagawin mo at na iti-take mo para sa Lord. And ang sunod naman po na question is, ano yung natutunan ko at paano ko natulungan bilang isang maging matinding leader ng Panginoon? Ang natutunan ko po talaga sa proseso is to trust and believe in the process. To trust in the process. Because for me po, process is a preparation for something great, something big na iplanado po para sa atin ng Lord. So, kailangan mong pagkatiwalaan yun. Kung ano yung something great na yun, kung ano yung something big na yun, you need to trust in that something. And you need to believe that there is something prepared for you na malaking bagay. Kaya ka nandito kasi may prepare na malaking bagay for you. And paano po ko na natutunan? Yung trust and paniniwala ko po dun sa process at tulungan po ko nun para alisin yung limitations ko and umalis dun sa comfort zone ko. Dahil for me po, sa sarili kong perspective, para po maging matindi kang leader ng Panginoon, kailangan 100% ibibigay mo eh. Walang, hindi pwedeng, okay Lord, 90% lang ibibigay ko, yung 10% na sa akin, ikikip ko muna to. Hindi pwede. For me po, para maging matindi kang leader, you need to give your 100%. Hindi pwedeng hanggang dito ka lang, hindi pwedeng hanggang dyan ka lang. Ganun, kailangan ibibigay mo yung best mo para sa Lord. Ibibigay mo yung 100% mo para sa Kanya. Para, syempre, ibigay niya rin yung 100% of confidence na kailangan mo to share the love of God, to share the gospel, to share the word. And, ayun po, siguro yun yung mga natutunan ko sa process, yun yung nakatulong sa akin para maging matinding leader. And, handa pa po ako na mas maging matindi pa, na mas lumago pa, and mas tanggalin pa yung limitations sa sarili ko at tanggalin, umalis pa sa comfort zone ko. So, ayun po, para maging matindi tayong leader, kailangan ibigay natin yung 100% natin sa Lord. Kailangan magtiwala tayo at maniwala sa proseso, sa plano niya para sa atin. And always remember that pain is
part of the process. So, hindi ka nagiging matatag kung hindi ka masasaktan. Dapat ready kang masaktan para sa Panginoon. So, give your 100% for the Lord leaders. Yan lang po, and keep safe everyone. Thank you.